Very positive ang vibe ng may bahay ni Michelle. Bawat corner at dingding may makikita kang artwork na gawa ng mga favorite niyang Pinoy artists. Maging sa kanyang dining area at kitchen, puno rin ng painting na bawat isa ay may kwento. This is Carlo Onchanco. Customized ko din yan kasi swerte daw yung mangingisda. O yan mga kapatid, huwag niyong kalimutan pag mangingisda at harvest. Oo. Swerte. Swerte. Tapos pag ganyan, dapat medyo nakatapat sa dining room. Actually, yung mangingisda, parang meron akong isang kaknyo na mangingisda din. Tapos meron siyang pail ng isda. Kasi ibig sabihin, kung meron ka ng ipon, you already have something, but still you are working. Dahil sa kanyang passion for dinnerware and tablescapes, nagkaroon ng bagong business venture si Michelle noong 2020. Grabe naman ang paspread dito. Puro local. Tapos ito, this is by Ugo Bigyan. Ay, the lalagyana. Yes. At saka, yung mga plates natin ay may Casa Juan na isa pang negosyo din. Oo, ito. Basically, my love for the Philippine culture. Dito rin sa kanyang dining area, nakadisplay ang isang Arturo Luz painting. One of the new ones yan. Ang ganda, oo. Meron akong, I think, Palitana temples. Kwento sa akin ni Michelle, isa sa favorite niyang Pinoy artist ay si Dominic Rubio. Nakadisplay rin ang apat na paintings nito sa kanyang kitchen. Parang pag nakikita ko siya, sumasaya ako. Meron siyang ganong feeling. Parang ay, ang saya. Yung colors, yung itsura, parang old Manila. Okay, and this part, very quickly, is a Francis Nation. Yes. Yung mommy ko kasi was a single mom. Mm-hmm. Tapos, yung kasama niya to raise me was my late uncle who passed away in 2003. What is the most parang valuable lesson that your mom taught you? Kasi single mom siya. To be strong and to be independent. Despite all the challenges in life, talagang laban lang, babangon lang. Favorite part ni Michelle ng bahay ay ang kanyang family room. Dahil ito ang dating room ng kanyang panganay na anak na si Javi. Ay, ang ganda naman ng kwarto ni Javi. It's very Hamptons, no? Oo. Hamptons yung feel niya. Kasi parang kaiba daw siya dun sa contemporary nung sa labas. Parang pag nandito ka, you're in a different world. Makikita rin dito ang favorite at very close sa puso na Michelle na throw pillow na may mukha ni Javi. Actually, yun is something that I prayed for 7 months. Na biglang pumasok sa ulo ko na yung pillow na yan, gusto ko lang siyang mabless ng Pope. Kaya pumunta kami noon, nagbakasyon kami noon sa Rome. Ito yung picture na yan, grabe! Oo, I prayed for that, 7 months. I see a superhero here. Anong kwento nito? Si Carlo Onchanco din yan. So lahat kasi ng paintings ko na customized na may Superman or superhero, that's really my son, Javi. Kasi although he cannot walk, he cannot talk, he is very strong and that makes him a superhero kasi very brave yan eh sa lahat ng pinagdaanan niya. Nakikita ko na ang pamumuhay mo, the more blessings bumubuhos, the more humble you become. That's supposed to be the case. Yun, ang ganda. And this home, nakikita ko na ang daming priceless na mga artwork na nakasabit sa mga walls mo, pero mas marami pa rin yung mas priceless na mga nakahang kagaya ng pictures ng pamilya mo. So thank you, Miss Mitch. Thank you. I really enjoyed it. At gusto ko lang sabihin sa'yo na I think superhero si Javi kasi he was raised by a superhero mama. Thank you so much. Ako ang thankful because God chose me to be his mom. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.